baka niya finida ng information galing sa Chinese intelligence community. Malamang mga kababayan, madali man lang po, hihingi siya ng tulong po kay friendship. Kay Xi Jinping, lipad agad po, papuntang Beijing. Anyway, nandun na po yung spokesman niyang dati. O, nagpapanik na mga kababayan yung kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi ayon sa balita, mga kababayan, itong si Sidigong po, malamang aristohin na po. At any moment, bakit naman na niya Mr. Maravillas magpapanik yung dating Pangulo eh? Pamilya yan ng mga matatapang. Yun na nga po ang nakapagtataka. Kasi si Digong daw, tumawag sa kanyang dating spokesman na si Harry Roque at sinabi na may report na natanggap that any moment, aaristoy na daw po ang dating Pangulo in relation po doon sa sabi na kapasok na yung mga investigators noon pa ng International Criminal Court at di ba may mga lumabas na balita na malamang may warrant of arrest na laban sa dating Pangulo na si Maudigs. Kaya on panic mode ngayon si Digong, lalo't lumabas yung mga balibalita na dinidisband na po yung task force Davao. Iyon po daw yung nag-trigger. At saka, yung pag-meeting ni General Browner, di ba mga kababayan, na 2 days ago yata yon, kinausap ni General Browner yung kanyang mga sundalo sa Davao region na maging alertado for possible infiltration daw po sa Mindanao, specifically sa Davao region after nung mga pronouncement ng dating Pangulong Digong na gusto nang humiwalay yung Mindanao, gusto nang ihiwalay sa Pilipinas. O ito po yung balita ngayon as published ng Impact Leadership. 15 minutes ago pa lang po, mainit-init pa ang balitang ito, mga kababayan. Duterte learns of possible arrest, sabi po sa report. Former President Rodrigo Duterte learned that he may be arrested at any time in connection with the complaint against his bloody war on drugs filed at the International Criminal Court. Politico reports. Talagaan niya Mr. Maravillas? Checkmate na yung dating Pangulong Bongbong, Digong? Hindi pa natin alam mga kababayan kasi very sketchy yung mga lumalabas na balita. Pero alam naman ninyo po na ang sabi nung December pa nakapasok yung matagal nang nakapasok po yung mga ICC investigators at may mga lumabas na kwento na nailabas na rin yung warrant of arrest. Siyempre may mga intelligence information pa rin po kahit wala na sa posisyon yung ating yung dating Pangulong Digong. May mga intelligence network pa rin siya, siyempre. Lalo't yung kanyang anak na si Inday Sara, Vice Presidente ng Pilipinas. At may mga kaibigan, siyempre siya, sa ating mga general. Di ano niya, Mr. Maravillas, talagang kakalad ka rin, ha? Abangan po natin, mga kababayan, kung ano yung mga susunod na pangyayari. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung breaking news ngayon, yung full story, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Yung ating mga Marcos loyalists na hindi pa naka-subscribe po, subscribe na po kayo para malabanan natin ang fake news ng mga anti-Marcos vloggers na funded po ng China, sabi ni Katrina Ponce Enrile, anak ni Johnny Ponce Enrile. Like and share na rin po ninyo ng ating video ngayon. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis,
Any Spaces Fitness Gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL and Cebu Pacific and other airline companies, local and international. And bills payment for Meralco bills, Aleco bills, para sa mga taga-Albay, PLDT, etc. Yung mga magta-travel po sa kahit sa isang bansa po, pwede na kayo magpabook dito sa amin online. Pati sa mga hotels para po makamura po kayo. May Paymaya po kami at may bayad center na rin po. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Na-set up na rin yung aming mga bagong gym equipment. May treadmill na rin po kami. Saka ito po, yung bago naming product. Galing po itong Korea, Eye Glow Serum. Whitening po siya. Negosyo siya ng aking anak na architect po. Tingnan ninyo. Before and now. O diba, kitang-kita yung diferensya po. 3 times more effective than your ordinary collagen po siya. Collagen serum with anti-aging brightening formula. For inquiries, dumiritso na lang po kayo sa kanyang FB Messenger, Rich Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Lifting and Firming Cream. Mainam po ito sa mga paninigas na mga kaso-kasoan po. Pahit-pahit lang po sa mga pulses and affected area, pati sa mga pains po. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos ang dyan, Mr. Maravillas. O sa kanya, kamusta na si Maudigs? Panic na, panic mode na po yung kanyang kampo. Basahin ko po sa inyo, sabi dyan mga kababayan, Duterte learns of possible arrest, sabi po sa report. Former President Rodrigo Duterte learned that he may be arrested at any time in connection with the complaint against his bloody war on drugs filed at the International Criminal Court, sabi po sa Politico Reports. Di, paano yan, Anya, Mr. Maravillas? Eh, kung talagang ganon yung destiny, mga kababayan, he has to face the music. Anyway, yung mga problemang yan, mga kababayan, sabi nga natin many times, siya man lang po yung may gawa. Sabi ni Robin Padilla, wala man siyang problema po. Kasi si Robin Padilla po, pag alimbawa daw, aristuhin yung dating pangulo pati si Bato, sasama daw siya kasi sanay na siya sa kulungan at masarap daw yung ano, masarap daw yung pagkain doon sa abroad. Yan sabi ni Robin the other day po, walang iwanan daw. O di, wow, anya Mr. Maravillas. Pero anya Mr. Maravillas, si Bato takot na takot. Roto si Bato. Sabi ni Bato, paputol ako ng liig kaagad. Kung ma-prove niya yan na si Sara nasa likuran yan. Yung sinabit kasi po ni Las Cañas, pati si Sara Duterte, si Sara daw mismo yung nag-initiate ng ano, ng tokhang-tokhang sa Davao, nung mayor pa ito. O ito po si Bato. Sabi niya yung July 18, 2023, on the ICC's decision to proceed with its probe into the Duterte administration bloody drug war. Walaan niya, dead ma lang. Ha 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 ha. Wala lang. Tapos yung noong January 24, 2024, sabi ni Bato, takot ako na makulong dahil kawawa yung mga apo ko. Hindi ko na makikita.
Ngita ninyo. Yan mga kababayan, si Senator Bato. Minsan matigas, minsan malambot. Anong ori niya ng bato yan, Mr. Maravillas? Na minsan... minsan matigas, minsan malambot. Baka po yung tulad ng pansit bato dito sa amin. May lugar dito sa Bicol po, sa Camarinesor, ang tawag Bato. Municipality of Bato, Camarinesor. Yung lugar ni Santa Mama, sikat sila sa paggawa ng pansit. Baka pansit bato. Yung pansit po, pag no, niloto, lumalambot. Di ba? So sabi dito sa balita, according to his lawyer, Harry Roque, the former president called him earlier in connection with the information he obtained about his possible arrest in Davao. Si Harry Roque po pala yung tumawag sa dating Pangulo. Baka niya finida ng information galing sa Chinese intelligence community. Malamang mga kababayan, madali man lang po, hihingi siya ng tulong po kay friendship, kay Xi Jinping. Lipad agad po, papuntang Beijing. Anyway, nandun na po yung spokesman niyang dati, yung presidential, ano nga, yung communication secretary niya, yung dati, si Martin Andanar, na binulgar mga kababayan ni Katrina Ponce Enrile. Siyang nag-finance daw dito sa mga anti-Marcos vloggers. Si Marlica at saka si Sasot. At ang pundo galing sa China. O, di ba? At doon pwede siyang magprograma doon si, ano, si Digong sa CGTN. O di, yan niya Mr. Maravillas, mangyayari niyan. Tama na yung programa na ang tawag gikan sa China. Hindi ka na sa China kasi si CGTN na yun, hindi na iseminay kasi yung iseminay po na trouble na. Malapit na po na baka matuluyan magsara, di ba? Tamaan niya Mr. Maravillas yung recommendation mo. Di, itodo na nila mga kababayan yung propaganda, pro-Chinese ano, propaganda. The former president's legal counsel said that he asked questions stating he believed the information held merit because there is rumor that Task Force Davao of the Armed Forces of the Philippines is about to be disbanded. Nakatanggap niya ako ng Marites. Rumor eh. Talaga niya, Mr. Maravillas. Mahilig sila sa Marites. Marites po ang mga balita nila. Yung akusasyon sa ating Pangulong Bongbong Marcos na bangag. Mayroon na niya tayong adik na presidente. Marites man lang po. Walang katotohanan. Dulot lang, mga kababayan, sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Baka niya ipigto ng fentanyl. Kailangan niya magpatingin na sa doktor. Earlier today, February 6, the armed forces refuted claims that the task force Davao would be dismantled. Okay, kita ninyo, mga kababayan, talagang Marites yung source ni Harimau. Hindi man totoo na i-dismantled na po yung task force Davao. Taranta talaga sila. Mga kababayan, gumawa talaga sila niya Mr. Maravillas ng sarili niyang multo na kinakatakutan nila ngayon. Aside from the former president, the complaint to the ICC also includes former Philippine National Police Chief, Senator Bato de la Rosa. Ngayon po si Bato, bakit niya yan Mr. Maravillas, sumiiyak dyan sa picture. Iwan ko man dito sa impact leadership kung bakit lahat umiiyak o. Pati si Bunggo umiiyak, January 25, file photo. Si Bato, hindi ako takot na sabihin mo meron akong na-commit na kasalanan, no? Takot ako na makulong dahil kawawa yung mga apo ko.
hindi ko na makikita. Si Inday naman po, I will only face any charge against me before a Filipino judge and only before a Filipino court. Si Bongo naman po, na iwan kong bagay dito. Umiiyak din yung picture na nilagay. Only Philippine courts under Philippine laws are qualified to adjudicate matters concerning our nation and its people. Eh, sabi po ni Las Cañas, yung kanyang mga testimonies na kinuha ng ICC investigators po ay nasubmit na po doon sa ICC, sa The Hague. At any moment daw po talaga maglalabas na ng warrant of arrest. Ito siguro yung nasagap na Marites. Rumor yung sabi ni Harry Roque, yung rumor niya Mr. Maravillas, yung pag-disband. Malamang pati yung sinasabi niyang huhulihin na po si Digong. O ito po, agad-agad na nagpalabas ng statement po yung armed forces. O, February 6, 3:30 in the afternoon. Ngayon lang po. Armed forces of the Philippines disputes Harry Roque claim denies disbanding task force Davao. Nalaman na niyang katotohanan na i-disband na. Ang katotohanan niyan, mga kababayan, yung armed forces ay nagbabantay sa kanila. Ay, sa kanila. Nagbabantay sa Davao region. Kasi baka daw ma-infiltrate. Baka dyan, Mr. Maravillas, talagang inactivate na doon yung ano, yung armed forces. Baka tumakas. Baka daw ma-infiltrate ng mga enemies. Ayan po, malinaw yung paliwanag po ni Colonel Xerxes Trinidad, Armed Forces Public Affairs Office. Nasiyakan niya kami to learn about ex-presidential spokesperson Harry Roque's claim that Task Force Davao will be abolished. Siyak yung ano, yung military. Sana niya sila gumawa ng ganong balita. Honestly, Anya, nagulat kami doon. We don't know where it came from, basically. Kita ninyo, talagang mahilig si Harimau po magtay-tay ng kwento kung ano-ano yung mga pinagsasabi. We made clarifications and there's no such issuance of any directive for the disbanding, Anya, of Task Force Davao. On Monday, Roque claimed that he received a report that supposedly Duterte Loyal Task Force Davao will be disbanded amid rumors of supposedly impending arrest by former President Rodrigo Duterte. Sabi po ni Roque, I received a news that Task Force Davao, which has 700 soldiers and created to protect Davao from the threat of terrorism, will be disbanded. They know that Task Force Davao is loyal to Duterte. Roque claimed, loyal kay Digong yung ano, mga sundalo? Hindi naman po si ano, hindi naman po si Digong yung commander-in-chief. Kung loyal po kay Digong yung mga sundalo dyan sa Davao, talagang dapat palitan. Kasi ang ibig sabihin yan, magdi-defy sila ng order sa kanilang commander-in-chief, na yung commander-in-chief po, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, na they should be loyal to the chain of command, loyal to the constitution. So, lalo na madajustify po yung pag-disband with this statement po ni Harry Roque na yung mga sundalo, yung task force Davao, loyal kay Digong. So, kailangan talagang i-replace po. Tama po, mga kababayan, kasi threat sila mga kababayan to the security and peace of the entire country. Lalo pa, mga kababayan, na si Digong nagsabi na gusto niyang ihiwala yung Mindanao. Di ba? Publicly, yun ang gusto niyang mangyari po, na dinisapprove ng mga local officials, dinisapprove ng mga congressmen, even by those allied sa kanya dati, ng mga senador, even by super ate na kinikilala na siyang tatay. You see?
Ito yung admission ni ano, statement declaration mismo ni Roque na itong Task Force Davao, mga kababayan, loyal to Duterte. So maling-mali po, mga kababayan. They should be loyal to the Constitution to defend the Republic of the Philippines. They should be loyal to the chain of command. At pag sinabi mong chain of command, ang commander-in-chief po, always the incumbent president. At yung incumbent president po ay ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi po si Digong. Roque added that Armed Forces Chief General Romeo Browner Jr. went to Davao over the weekend to allegedly formalize the order. So justified pala pag ganon yung pagpunta ni Browner po sa Davao. General Browner, I think kailangan pabalikin naman ninyo, i-recall ninyo itong 700 soldiers na ang sabi, yung task force sa Davao, talagang i-disband na po ninyo. Kasi by admission mismo ni Roque, loyal daw po sa dating Pangulong Digong. Pinahamakan niya Mr. Maravillas tuloy ni Roque, yung mga sundalo. Eh, siya yung may kagagawan. Siya yung nagsabing loyal to Duterte, which is wrong. Eh, si Digong, mga kababayan, sabi, galing sa bibig ng, ano, ng mga legal experts po, nagsisimula ng destabilization. Itong pag-post ng Mindanao Independence will destabilize the country. Kaya tama lang po na pabantayan yung Davao region. Pero sabi po ni Browner, o sabi po dito, si Browner went to the headquarters of the 10th Infantry Division in Mawab, Davao de Oro, last February 3. But Armed Forces spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla said it had nothing to do with the disbandment nitong Task Force Davao. Browner also invited the headquarters of the Eastern Mindanao Command in Panacan, Davao City. Sa Western Mindanao Command, o Western Mindanao Command, o West Mincom in Zamboanga City. At saka, yung 101st Infantry Brigade sa Isabela City, Basilan, over the weekend. Siyempre, baka may mga nasasagap na mga balibalita po, intelligence information, yung ating armed forces. So, ina-anticipate lang po, siyempre, ni General Browner. Lalo't may active recruitment po. May na-interview po si, ano, mamaya iparinig ko po sa inyo. Yung interview ni Christian Esguera, yung dating taga-ANC, si dating congressman and ex-marine officer, Gary Alejano, may active recruitment. Sabi mismo ni Alejano, kasama siya sa gustong i-recruit. You see? Mamaya iparinig ko po sa inyo, mga kababayan. Si Gary Alejano po, dati itong kasama niya, no? Eh, siguro kasama pa rin sa, ano, sa yung party list group ni Trillanes, kasi magkakasama sila sa mutiny, di ba? Noong panahon ni Hilo Garci. So sabi rito, the Davao Chief of Staff went to Davao last weekend, but his sole purpose anya was for three things. Look into the humanitarian assistance in disaster relief there in how the armed forces will assist in the calamities happening. Second, is to assess the security operations being conducted in Davao. And third, is to look upon the welfare of the troops and remind them of their unwavering commitment towards being united and professional, sabi po ni Padilla. Madaling sabi, tinicheck po, baka may mga na-recruit na nga. May active recruitment daw po. The Task Force Davao was established on April 16, 2003, after the terror attacks on the Sasa Airport in Sasa War earlier that same year. The Eastern Mindanao Command, which supervises the Task Force Davao, said the loyalty of the task force lies on the people of Davao and not on one particular political personality. Kita ninyo, parang siniraan mga kababayan tuloy ni Harry Roque, yung mga sundalo. O kaya, justified na tuloy kung ganun ang claim ni Roque na ang loyalty nito mga sundalo
ay kay Digong. Di tama lang na i-disband po. Palitan ng loyal to the Republic of the Philippines and loyal to the chain of command. The task force serves anya as the main effort of joint task force sa Haribon in counter-terrorism operation. And it has been effective in denying activities of terrorist threats groups and significantly maintained the peace, security, and development in Davao City. Sabi naman po ni Colonel Rosa Maria Cristina Rosete Manuel, there are no instructions anya whatsoever coming from higher headquarters to remove Task Force Davao from its present mandate. Meanwhile, the armed forces is collaborating with the Philippine National Police to monitor individuals or groups calling for the separation of Mindanao from the rest of the country. So madaling sabi, talagang binabantayan po ang Davao. At binabantayan po talaga si Digong. Klarado po, mga kababayan. Ayan po, yung armed forces daw is collaborating with the Philippine National Police to monitor individuals or groups calling for the separation of Mindanao from the rest of the country. Wala man pong ibang nananawagan ng separation ng Mindanao. Si Digong, si Pantaleon Alvarez, tapos yung mga kaalyado niya siyempre, yung mga nandun na mga supporters, mga kababayan ni Digong, kasama na siguro si Harry Roque, pati si Panelo, pati siguro si Pacquiao. Kasi mga barkada ito ni Digong. So possibly, ito yung minomonitor. Klarado yung statement po ng armed forces. Kaya nga, very specific yung sinabi pong announcement. Nandun sila, mga kababayan, yung instruction po ni Browner to be vigilant sa possible infiltration po. Yung instruction po ay para doon sa mga sundalo sa Davao Region. The PNP said it has deployed intelligence assets to monitor calls for secession. O si talagang binabantayan po si Digong. Tang pasimono nito si Digong. We maintain a collaborative and support relationship. So we do this with the law enforcement counterparts, the other agencies, and this includes the Philippine National Police, sabi po ni Padilla. Last week, Duterte proposed to establish a separate an independent Mindanao after expressing disappointment with the administration of President Ferdinand Marcos Jr. So, klarado po, talagang yung mga sundalo at polis ngayon may instruction to monitor the movement of Digong. Tama po yung aking pangunawa sa balita. Kung hindi po kayo kumbinsido sa aking pangunawa, i-post ninyo po. Pwede ninyo akong i-bash. Baser, sis Paso, ano yung pangunawa ninyo kung hindi minomonitor talaga ng mga sundalo si Digong? Wala mang ibang nananawagan ng secession ng Mindanao to the rest of the Philippines kundi si Digong at saka si Pantaleon Alvarez. So itong dalawang ito, sila yung mga principals na talagang minomonitor ngayon ng armed forces at saka ng PNP. Tama pa? Pero anya, Mr. Marabilias, wala bang mas magandang balita dyan galing sa'yo na para sa mga mamamayan ng Mindanao? Meron po, mahal na mahal po ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ng ating administrasyon, yung mga taga Mindanao. Ito po yung patona, ibigay ko po sa inyo itong mga balita. Kaya yung mga taga Mindanao po, suportado, mataas yung ratings ng ating Pangulo from Mindanao sa latest survey ng RPMD. Ayan, never say die. DOTR won't give up on Mindanao Railway Project. Kita ninyo po. Yung railway project sana ay pupunduan ng China. Ay hindi na po natuloy. Pero never say die po tayo, mga kababayan. Naganap ng funders po yung ating administrasyon. Hindi yung asa-asa tayo kasi may mga kulatilya palagi, yung China po. Ang kulatilya nila, alam na ninyo kung ano. Yung hindi lang tayo kikibo para kamkamin yung West Philippine Sea. Anyway. So sabi rito,
The Department of Transportation won't just easily give up on the dream of Mindanaoans to have their own railway system, as it has committed to continuously look for a viable financial support system for the long-delayed Mindanao Railway Project, or MRP. Sabi po yan ni Secretary Bautista, nakikipag-coordinate na daw sila sa iba-ibang agencies to seek alternative funding source, such as ito pong ODA, Official Development Assistance, from foreign governments and international financial institutions. Ganon, mga kababayan, kamahal ng ating administrasyon ang Mindanao. Kaya salamat sa ating mga Mindanaoans at mga leaders ng Mindanao na nagpayag po ng suporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos, at nireject nila yung call for secession ng dating Pangulo. So sabi po rito, we decided na to pursue phase 1 of the MRP despite withdrawal of prior funding commitment from the government of China. While looking for funding sources, various pre-construction activities show we are not dropping the project. With the project cost of 81.6 billion pesos, the Mindanao Railway Project Phase 1 has a length of 100.2 kilometers po, kilometers consisting of 8 stations. Once ito po ay naging operational, it is expected to serve 120,000 passengers daily and reduce travel time from Tagum City to Digo City to 1 hour from the current 3 hours. So laking tulong po, kaya pinoporsyo po ito ng ating gobyerno, ng DOTR, kasama sila sa programa ng Bagong Pilipinas po. The MRT Phase 1 Tagum-Davao-Digos Line will concretize the master rail plan of connecting the entire island of Mindanao. Sabi po ni Bautista, once the entire Mindanao Railway Project is completed, the 1,544-kilometer rail system will connect key provinces such as Davao, General Santos, Cagayan de Oro, Iligan, Cotabato, Zamboanga, Butuan, Surigao, and Malaybalay, and pump prime Mindanao's economic boom. Ito yung tutulong po para mabilis na umunlad yung ekonomiya po ng Mindanao. Yung phase 2 naman ng Mindanao Railway Project will cover the cities of Digos, Coronadal, saka General Santos City. Yung phase 3 naman will cover the connection between Cagayan de Oro City at Laguindingan Airport. So far, sabi po ni Bautista, land acquisition are already ongoing along the target alignment from Tagum to Digos via Davao City. He said resettlement sites for displaced residents have also been identified with villages in different stages of construction. In fact, the Tagum train village is scheduled for turnover to its future residents in the coming months. Livelihood programs are also being prepared for affected families. Tuloy-tuloy na po yung lugar. Inaayos na po. Sinisimula na pati yung malilipatan ng mga affected families. Kaya mga taga ni Mindanao, maraming salamat po sa inyong suporta at pag-turn down sa mga kaisipan ng nawawala na sa sarili. Sabi ni Montulfo, parang yung nawawala na sa sarili si Digo. Ito pa yung isa pang magandang balita. Balita from Manila Times. Mama Sapano rice farmers earn double under Bagong Pilipinas, sabi po ng BARM official. Kita ninyo, kaya suporta natin yung Bagong Pilipinas. Tuwang-tuwa po yung mga Mama Sapano farmers. Di ba ito yung lugar na nangyari yung Mama Sapano massacre? Sabi po ni Bangsamoro Transition Authority Interim Member of Parliament, Suarto Ambolodto, yung mga rice farmers daw are now selling their palay for more than 22 pesos per kilogram from 13 pesos per kilogram. Dumobli yung kita po nila. Yung mga magsasaka doon, tinulungan po ng ating mga kasundaluhan. Dahil sa tulong po ng gobyerno,
dumoble pati yung kanila pong kita. Dumoble din yung volume ng kanilang harvest po. Dati yung kita daw nila 65,000 per hectare. Ngayon 248,000 or 183,000 improvement. Kita ninyo, mga kababayan, di ba napakaganda? Pero anya, Mr. Maravillas, gusto naming marinig yung sinasabi mong active recruitment para labanan si Pangulong Bongbong Marcos ng kampo ni Digong. Binulgar po ni dating Marine Officer and Magdalo Congressman Gary Alejano. Napanood ko po, biglang dumaan, may nag-share sa akin kasi. Mga kababayan, biglang nakita ko po sa aking messenger yung interview ni Christian Esguera, yung dating taga-ANC, pero may vlog na din po siya. O yan po. Oh, sabi diyan, ano ang laro ni ex-president Rodrigo Duterte? Ayan, Christian Esguera, Gary Alejano. Sabi diyan, 5 hours ago, Magdalos, Gary Alejano, may ibinulgar sa alitang Marcos Duterte. Masisi ninyo, mga kababayan, ang ating Pangulong Bongbong Marcos kung siya ay nag-utos sa kanyang Armed Forces Chief of Staff na si General Browner. At ngayon si General Browner ay pumunta doon, mga kababayan, sa Mindanao para kausapin yung kanyang mga sundalo. At ngayon, sabi sa balita, ay pinamomonitor ng Armed Forces yung galawan ng mga secessionist movement, yung nananawagan ng Mindanao Secession, na wala mang iba po kundi yung dating Pangulong Digong at saka si Pantaleon. Iparinig ko po sa inyo yung interview ni Christian Esguera. Ayan po. Yung audio lang, mga kababayan, baka ma-restrict po tayo eh. Hiramin ko muna po, Christian, yung interview mo. Ikaw yung nag-interview. Si Christian Esguera po, para sa ating discussion po dito. Iwanag na yan, Christian. No? Publicly, lagi niyang sinasite ang military at parang sinasabi na itong presidente nyo talagang kailangan tanggalin yan. No? Ba't kailangan niyang tawagin ang military? Bakit tawagin niya yung police sa issue na yan? Even before this public pronouncement, President, naririnig na natin yan na maraming mga retirado at even active na kinakausap ni Duterte at na naririnig natin. No, in fact, I was even recruited, no? Nire-recruit daw siya? One of personalities na sumuporta kay BP Sara Duterte. Sumuporta daw kay Inday? In the process of doing that, demonizing the sitting president. So maliwanag na merong galaw to the point na nakarating nga sa akin, nandito ako sa Negros eh, no? Kita ninyo, nire-recruit, mga kababayan, si dating Magdalo, Congressman Gary Alejano, ng kampo daw ni Digong. Siya mismo yun nagpa-interview kay Christian Esguera. Kagabi lang po ito. Siguro marami sa inyo yung nakapanood, mga kababayan. At kasabay nito, sinabi niya, pati siya nire-recruit para sumapi dito sa grupo, mga kababayan, ni Inday Sara. Then, kasama sa agenda, yung pag-demonize sa administrasyong Bongbong Marcos. Kita na ninyo. Tapos yung mga propagandist po, pinapalabas po ng mga anti-Marcos propagandist. Inaapi po si Inday nang nakapaligid po kay Pangulong Bongbong. Siguro anya, Mr. Maravillas, kailangan makausap ni Super Ate itong si Gary Alejano. Tama po kayo. Siguro dapat na makausap niya. Kasi sa pananaw ni Super Ate, lumalabas na parang inaapi yung mga Duterte. Lalo na po si Inday. Inaapi po ng mga nakapaligid
kay Pangulong Bongbong at ang tumbok po, yung ating Speaker of the House na si Martin Romualdez, na si Martin po, tutok lang po sa trabaho niya sa Congress at pag-ayuda sa mga mamamayang Pilipino, lalo na po so, yung mga nasalanta ng baha sa Davao, pati nga po doon sa Zambales, namigay na mga ayuda. Yan po ang sabi sa interview kagabi ni Christian Isguera kay Gary Alejano. Yan po. Ipatuloy natin na i-play ulit natin. Kumukulo na yan before. At ito na ngayon ang sabi nga namin, may tagal na yan na may away, no? Na hindi lang nakikita ng publiko. At ito na ngayong sumabog sa publiko na talagang merong kidwaan. Okay. Wait. So sabi nyo, kayo mismo, sinubukang i-recruit to turn against BBM and support VP Sara? Tama po ba? Yes. Ang ano doon is suportahan si VP Sara Duterte. And in the process of doing that, demonizing BBM. So ibig suportahan sabihin, si... ayos yung presidente na ito. Talagang kawawa ang bansa. At naisip ko naman, alam ko na yan, yung mga line na yan. No? I-demonize so, yung ating Pangulo. Yun ang agenda. So nababalidate namin yung mga naririnig dahil mismo ako narinig ko yan. No? Tinitingnan din nila na parang nag-i-steer din si President BBM sa West Philippine Sea kasi nga ay masyado siyang aggressive yung policy niya. Konektado po sa issue ng China. Sabi ko, maganda nga yan. Di na alam na talagang agree ako sa yung policy sa West Philippine Sea ng ating Pangulo. Hindi naman ibig sabihin makipagyera tayo. So isang issue na binring up din yun, no? So itong issue na ito, merong ano eh, kakabit na geopolitical issue, no? Dahil ang China, alam naman natin, ay sumusuporta sa mga political leaders ng bansa in order tama yung mga analysis natin po strategic interest at medyo na you see na ano yon na naharang yon nung nakaupo si President Marcos po. So gusto nilang bumalik yung dati kung saan ay talagang gusto nila yung nagagawa nila sa Pilipinas. You see? Malinaw na po, mga kababayan. So tama, may base po yung sinabi ni Katrina Ponce-Enrile na talagang itong mga pro-China, anti-Marcos vloggers, ang sabi, ang pera, ang pondo nang gagaling po sa China. At ang sabit dito, ang nag-facilitate, mga kababayan, si Martin Andanar, dating communication secretary po ni Digong. Yan po yung expose ni Katrina Ponce-Enrile. Iparinig kong uli sa inyo, mga kababayan. I-play ko uli po para magkadugtong-dugtong yung mga istorya po. I just found out also that Martin Andanar is not based here. He is now based in Beijing. He is the one funding all this disinformation, like Maharlika, Texas, like all these others. They're not doing this out of love of country. They're doing this because they're getting paid. You want to continue to listen to their brands? Go ahead. But I'm just telling you, they're being paid from China. When another country is trying to control even the narrative that is going to be brainwashing everybody here, we are in deep trouble. We are easily fooled. We like to always go with the underdog. But who is really the underdog? Try your best to broaden your mind and think about it. It's usually the people in power. Sila parating binabato, di ba? There was never a president here that was truly loved. Being on the top, isang mali mo lang, pupunahin. Pero lahat ng magandang ginawa mo, kinakalimutan.
Nag-gets na ninyo mga kababayan, malinaw na. Pero ano si Martin, Mr. Maravillas, nag-deny? Siyempre po. Si Martin Andanar, nag-deny. Fake news daw. Ayan man lang po mga kababayan, yung ating mga pasabog ngayong balita. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.